Ayan, tapos na. Mamaya ibibilad niya yun sa may basketball lang para mas matuyo. Kasi kailangan tuyo pag ginawang fertilizer nilalagay sa ilalim ng lupa before yung tanim mismo. Ayan. Ginagita ng bara. Kasi ang dami na. Kanigas na. Pero tayo ng kambing yan. Tapos mamaya, ibibigay pa niya yan dun sa semento sa tapat na arawan niya. Alright, ito na yon. Magkukuha yung kapatid ko ng tae ng kambing pang fertilizer. Ay, magandang umaga sa inyo. Ito yung gagamitin namin para pataba sa garden. Ito yung ginagamit kasi medyo mahal na yung mga pataba sa market. So, ito yung ginagamit namin para tumaba yung mga tanim namin. Fertilizer namin. So, magkukolect kami ng fertilizer. Organic na fertilizer to, tae ng kambing. Ayan ah. Meron pa dito. Nag-harvest tayo ng fertilizer dito. Ibang tae, tumigas na. Yung parang lupa. Walang lupa dyan, puro tae yan. Tae ng kambing. Nung bata pa kami, may project kaming magkuha ng tae sa kalabaw para sa project namin doon sa elementarya. Gamitin daw para sa EP yun, EP yung subject. PE? Ay, EP? Oo, EP. Alright, dito lang sa kabila. Shout out pala kang Sir Langgamon. Thank you.
Bulan niya meton? Dili. Ay, marabutan sa gilid. Oo. I-collect lang, collect. Ugda na po siya, no? Pwede na po ni Drix sa butang. Ayan, tapos na. Okay. Ayan, yan ang ginagawa niya. Pinapainitan. Para mas lalong tumuyo. Pagtuyo na, sasama yan sa pagbaon sa lupa before yung tanim. Ayan. Organic na fertilizer. Tain ng kambing. Tsaka pag nagpapatuyo kayo nito, siguraduhin yung malayo sa mga manok kasi kakay-kay ito ng manok. And this is na namin na-experience yan. Ayan, sa likod ko. Tayo ng kambing. Ayan, organic na fertilizer niyan. Pero pwede rin tayo ng kabayo, or tayo ng kalabaw, tayo ng baka. Huwag lang yung tayo ng pusa at aso. Hindi yun, ginagawang fertilizer. Ayan o. Kahit anong tayo, basta huwag yung tayo ng pusa at aso. Alright. Hapon na. Kukunin na ng kapatid ko. Harvest na ng organic fertilizer namin. Tayo ng kambing. O goat manure. Sa English. Hindi ako nagkakamali. Lagay niya sa sako. Tapos pag may tatanim kami, gagamitin namin yung ilagay niya sa sako. Ayan, tuyo na. Isang patabayan. Sakto lang sa isang sako. Sakto lang ito isang sako.
Ayan. Alright, ito na yon ang application ng tae ng kambing na fertilizer. Lalagay sa maliit na plastic na yan para dyan din itanim yung talong para maganda yung tubo. Talong. Papakita ko sa inyo mga ilang weeks kung ano hitsura ng talong na ginamitan ng tae ng kambing na fertilizer. Dumi ng kambing. Dumi pala. Dumi ng kambing. Yan pa. Lagyan pa yan niya ng dumi ng kambing.